Good morning mga viewers and subscribers. Eto ako, magde-demo ako ng paano ako magtanim. Una muna, nirotatil yan, inalisyon damo at mga ugat. Tapos naglagay kami ng ano sa gitna. Dahil dyan itutusok sa gitna. Kailangan malayo sa gilid ng pader. Para kita nyo kung may mga insekto at hindi ahasin. Yan. At hindi rin tamaan ang gilid ng bahay. Nilalagyan ko kasi yan ng asin, rock salt, yung mga gilid ng bahay. Buong bahay para hindi nilalanggam. Saka hindi napapasukan ng anay. Ayaw kasi ng anay ang asin. Mahirap pagka kasi nagkakaanay ang bahay. Ngayon, mahalaga na may mga gamit kayo. Kagaya ng pick. Ito. Ito ang pick. Kasi ito, ang paggamit nito, ganyan. Lalo na kung malambot ang lupa, naalis niya ang ugat. Yan. Yan ang gamit ng pick. Ngayon, ito naman kalaykay. Ang gamit ng kalaykay, yung mga nadudurog din niya yung lupa. Nadudurog niya ang lupa. Kagaya niyan, pag iyan ikinalaykay niyo, nadudurog niya ang lupa. Nakukuha pati ang mga ugat. Yan. Kaya kung wala kayong kalaykay, yun, tingnan nyo, may nakatago pa rin ugat sa ilalim. Kung wala kayong kalaykay, pwede kayong gumawa ng kahoy. Tapos, lalagyan nyo ng mahabang pako. Ayan. Makamahala kasi ang kalaykay. At hindi lahat ng tindahan. May tindang hardware, may tindang kalaykay na stainless. Pagka kasi stainless, matibay. Yung may kalaykay na pang lupa, may kalaykay na pang para sa dahon lang. Ito kalaykay pang lupa. Ayan, nakikita pa yung mga ugat. Kita niya? Kasi pag naaalis lahat ang ugat, hindi na kayo mahihirapan sa loob ng isang taon. Kailangan din may face mask kayo pag batiyo ang lupa kasi maalikabok. Yan. Pag may mga alaga kayong mga pusa, aso, huwag niyong ibabaon yung dumi nila. Aalisin. Kasi ano yan eh, nagsisimula ang uod dyan. Hindi bulate. Ang bulate kasi, pag dumi ng bulate, nagiging pataba ang uod, nagiging perwisyo sa pananim. Dumadami ang insekto, langaw. Pag may dumi ng hayop, kagaya ng aso, dumi ng aso at pusa. Ngayon, ito naman ang aking mga buto. Yan. Meron akong buto ng tamarin. Ang Tagalog sa tamarin, sampalok. Ang kalabasa. Ngayon, itong kalabasa, nagbuto ng kalabasa. Konti lang itatanim ko kasi mag-winter ngayon. Pwedeng mabuhay, pwedeng hindi. Pero pagka tag-ulan sa inyo, talagang mapubuhay. Ito naman, chicharo. Ito, labanos. Ito, kung ano-ano. Kaya yan, ilulubog lang yan sa lupa. At ito naman, chicharo. Ganun din, lahat ng gol, lahat ng itatanim, nilulubog sa lupa. Ito ay pakwan. Ngayon, itong buto ng okra, kasi hindi pa siya, hindi ko kasi makita yung mga naipong ko, kaya dito ko kukuha.
Ayun, may nagmadali, tumalsik na. Mga konti lang ang itatime ko dahil magwi-winter na ngayon at kukuha ko ng bininhi kong sitaw. Ngayon kung mapapansin nyo, nagkaroon insekto tong aking bininhi sa katagalan. Saka nakadikit kasi siya sa nabulok ng mga ubas. Ayan, i-sprayan ko yan ng liquid soap. Saka pagkatapos ng liquid soap, i-sprayan ko ng water hose. Ayan, dyan ako kukuha. Ngayon, itong binhi ng sitaw, itatanim ko ulit kalahati kasi winter nga, pwedeng hindi mabuhay. Ngayon, may inipon pa ako ditong konting buto ng pakwan kasi matamis siya. Kaya kung ayaw nyo ng hindi masyadong matamis, yun ang ibibinhiin nyo. Ibibilad nyo lang sa araw. Okay? Umpisahan ko na. Hindi ko na ipakikita sa inyo dahil kailangan ko itong gawin ng mabilis. Okay, thank you. Bye-bye. Don't forget to click subscribe. Bye. See you on my next vlog. Bye.